now 500 years awesome to behold. He has made us all new, we belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission to the poor and the children. We bring His salvation to the rest of the world, His message of compassion to all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve, we are Christ. Thank you.
Thank you.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 24 na linggo ng karaniwang panahon at ating ipinagdiriwang ang linggo ng mga katekista. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father George T. Piliglo, OAR. Magsitayo po ang lahat. People of God, come with your hearts thanksgiving. Sing for joy, house of the Lord, sing of your wondrous blessing. Come, you poor of the land, all who dwell with hearts of hunger. Come and taste the love of the Lord, and you will be filled. People of God, come with your hearts thanksgiving. Sing for joy, house of the Lord, sing of your wondrous blessing. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa umpisa ng ating pagdiriwang, ialay natin sa Panginoon, sa tulong ng Mahal na Birhen, ang ating mga pasasalamat at panalangin sa ngalan ng ating parokya, sa ngalan ng ating simbahan. Tayo ang nandito upang manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Kaya sa loob ng banal na oras na ito, sikapin natin na wala tayong ibang iniintindi, wala tayong ibang iniisip, kundi ang kabanalan at kaligtasan na ating ipinagdiriwang sa Eukaristiya. Isama natin ang mga katekista sa buong simbahan, sa ating bansa, sa ating parokya, dahil sa linggong ito, ang mga katekista ay binibigyan natin ng mga parangal dahil po sa misyon ng kanilang ginaganap. Kapag sinabi po natin ng katekista, hindi po yung iilan yun dahil alam natin simula na tayong bininyagan bilang Kristiyano at Katoliko, bawat isa sa atin ay tinatawag may misyon ng katekista. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Oh, no.
Diyos anak ng Allah. Ikaw na nag-aalay sa mga kasalanan at sa tinutawag ka sa amin. Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng Tanang Umiiral. Tumayo mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Inilalarawan sa atin ni Propeta Isaías ang nagdurusang lingkod ng Diyos. Sa kanyang pagtalima sa kalooban ng Diyos, sinasagisad ng lingkod na ito ang ating Panginoong Jesus. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bumutin ang buhok ko't balbas. Gayon din, nang lulha nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman. At ilahad ang kanyang bintang. Ang Poon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula noon ang lupaing Huday naging dakong banal, at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang dagat ng Tambo, nang ito'y makita, ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Jordan, noon ay humimpil. Maging mga bundok, katulad ng tupa, ay pawang nanginig. Pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ano ang nangyari at ikaw, o dagat, wala nang daluyan? Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig, kayong tupa ang kapara, at ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ikaw, o daigdig,
ngayon ay manginig sa harap ng Diyos. Dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Siyang sa dalisdis ay nagpapabukal ng saganang tubig. At magmula roon, ang tubig na ito ay nagiging batis. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Sinasabi ni Apostol Santiago na laging kaakibat ng dalisay na pananampalataya ang mabuting gawa, hindi sapat na hangarin lamang ang kabutihan ng kapwa. Higit na mahalagang tugunan ang pangangailangan nila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit, hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sa krus ni Kristo, dinangal itong ating pamumuhay na para lamang sa Kanya. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya, kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako, mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, at ng mga eskriba, at ipapapatay.
Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kahit niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinaglikaan si Pedro, lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good evening, brothers and sisters, mga kapatid. Ang ating parokya ay nagpapasalamat sa ating mga kapatid na sumasabaybay sa ating online mass sa linggong ito. At pinapasalamatan din natin ang ilang mga kaparokya natin na nasa loob ng simbahan para na rin sa ginagawa nating online coverage, live streaming ng ating Sunday Mass ngayon. Mga kapatid, maliwanag, narinig po natin ang salita ng Diyos sa unang bahagi ng ating pagdiriwang. Bago po tayo pupunta sa pangalawang bahagi ng liturhiya natin, yung Eucharistia, pagmulan-mulayan natin, sana may isa puso natin kung anong narinig ng ating mga tenga sa pagdiriwang natin ngayon. Mga kapatid, mula sa aklat ng Propeta Isaías, tapos kay Apostol Santiago, at lalong-lalo na sa Ebanghelyo ni San Marcos, bigyan pansin natin tatlong bagay, mga kapatid. Ang una po, para maintindihan natin ng mas maayos, narinig po natin sa Ebanghelyo ang tanong ni Jesus. Ang sabi niya, sino ako ayon sa mga tao na sumusunod sa atin? Sino ako? Lahat po tayo sa ating buhay, madalas po natin tinatanong yan, sino ba ako para sa inyo? At pag tumama sila na sabihin kung ano yung gusto mong marinig na ikaw yun, masaya ka. Pero naman, kung iba yung sinasabi nila na hindi maganda sa pandinig mo, nagagalit ka. Kaya po, si Jesus nagtanong, sino ako? At kanyang narinig, iba-ibang sagot. Sabi nila, Juan Bautista. Sabi pa nila, si Elias. May nagsabi pa, isang propeta. Tama ba yon? Hindi masyadong malayo sa tamang sagot. Pero hindi pa rin nasabi nila kung sino talaga si Jesus. Mga kapatid, ganun pala sa ating pananampalataya. Araw-araw, kailangan matanong natin ang ating mga sarili. Tama ba ang ating pagkikilala ng Diyos? Tama ba na si Kristo ang ating sentro ng ating isip, damdamin, at kaluluwa sa ating buhay? Kasi
Kita nyo naman sa Ebanghelyo, kagaya sa atin, kailangan ayusin natin kasi pwede tayong nagkakamali sa ating tingin sa Kanya. Sapat na bang nasa loob tayo ng simbahan? Sapat na ba tayong nag-uusap-usap tungkol sa ating relihiyon? Sapat na ba tayo sa mga ginagawa natin? Kailangan nasa kalooban natin, tama ang ating ugnayan sa Kanya. Kasi nga, sabi ko, baka mamaya, ang tingin natin sa Diyos, parang gamit, parang payong. Kung may ulan, may payong. Kung walang ulan, walang payong. Gamit lang siya. Pwedeng mangyari yun. Kung kailan natin kailangan siya, hahanapin natin siya, kakausapin natin siya, lalapitan natin siya, yun lang. Kung hindi araw-araw natin siyang kailangan, hindi araw-araw yung ating ugnayan sa Kanya. Kung hindi sa bawat sandali natin siyang kinikilala, malamang hindi masyado yung Kanyang presensya. Meron pang nagsasabi kung lumapit tayo sa Diyos, parang pumasok tayo sa 7-Eleven. Anong ginagawa natin sa grocery store? Pag pumasok ka, pag nakita mo yung gusto mong bilhin, kunin mo, bayaran mo, aalis ka na. Kung wala naman, magtampo ka. Parang ganun. Ang Diyos, hinihingian natin, hinahanapan natin, pag wala, di wala. Brothers and sisters, ang unang punto ng ating pagninilay ayon sa konteksto na ating narinig, sana po ang tanong ni Jesus ay lagi nating maalaala upang araw-araw hindi natin nakakalimutan ang ating ugnayan sa Kanya na dapat totoo, hindi basta-basta. Hindi parang akala mo si San Juan Bautista, akala mo si Elias, akala mo isang propeta, kundi kilalanin natin siya, totoong Diyos sa buhay natin. Unang punto, sino ako? Kaya tayo din naman, nagtatanong-tanong din tayo niyan, hayaan mo pag nagkamali sila, hindi pa tapos ang laban. Sana may pagkakataon ka pa na makilala ka ng mga kaibigan mo, ng mga kamag-anak mo, na maayos-ayos. Pero kung hindi ka nila masabihan ng ano yung gusto mong marinig, huwag mong kalimutan si Kristo, ang ating Panginoon. Naranasan po niya yan. Kaya huwag kayong magalit. Pangalawa, tingnan po natin ang tugon ni Pedro. Tumugon si Pedro kasi ang tinanong ni Jesus ay ang mga kasamang alagad, sino ako para sa inyo? Yun na yung pinakamalapit sa Kanya. Parang tayo na yun nagsisimba na tayo, naturuan na tayo. Sino ako para sa inyo? Ano ang sagot ni Pedro? Ikaw ay si Kristo. Napakagandang sagot. Palakpakan po natin si Pedro po. Sana maraming Pedro sa ating parokya. Sana maraming Pedro sa ating simbahan sa buong mundo. Pero nangyari kay Pedro yon hindi dahil sa kanyang kaalaman o karunungan. Dahil kaloob ng Diyos sa kanya. Ikaw na yung pinakamatalino, maalam, marunong, magulang. Pero pag wala kang kaloob galing sa kanya, malamang hindi mo magawa kung ano yung ginawa ni Pedro.
talagang tapat, ganap yung kanyang sagot sa ating Panginoon. Mga kapatid, sagot nga ba o isang tugon? Sa tingin ko yung kay Pedro, unang-una ay isang sagot lamang. Mas maganda sana kung hindi lamang sagot kundi tugon. Kasi sa tingin ko po, ang sagot parang bastang sinagot mo na lang, ganun na lang. Parang tayo, pag na nagtatanong sa atin, pag sinagot mo, kadalasan, hindi mo naman masyadong iniisip yun, isagot ka lang ng sagot eh. Hindi mo masyadong iniintindi yun eh, basta masagot mo lang. Lalo na pag siguro mga bata, kung sino man yan, o basta sagutin mo lang, eh okay lang. Pero yung tugon, mas malalim po yun. Kaya mas okay yung salitang tugon kay Pedro. Pero kita nyo naman, sinabi na ni Pedro, ikaw si Kristo, mamaya, nung ipinahayag na ng ating Panginoon na siya ay magbata ng maraming pagsubok at ipapako sa krus at mamamatay sa krus, ayaw ni Pedro, kinausap ni Pedro si Jesus, huwag mangyari sa iyo yun. Anong sinabi ng Panginoon? Pedro, lumayas ka, Satanas. Apakabigat po nun. Sa Biblia, pag tinawag ka ng ganun, ay talaga namang napakabigat. Biro mo, tumama na sana si Pedro, mamaya-maya, nagkamali na naman si Pedro. Mga kapatid, tingnan nga natin kung tayo, ang ating binibigay sa Panginoon ay tugon, hindi lamang sagot. Kasi yung sagot, may sagot ka ngayon, baka bukas iba na naman. Pero yung totoong tugon, mas mahaba yun. Pangmatagalan yun at malalim yun. Tugon. Sa English, tugoon, di ba? Pagtugoon, tuloy-tuloy yun. Kaya yung salitang tugon sa Tagalog, malamang mas mahalaga yun. So mga kapatid, nandyan ang tanong ni Jesus, ang sagot ni Pedro, ang kanyang tugon. Alam nyo, nagkaroon ng magandang tugon si Pedro kasi tama yung tanong ni Jesus. Mga kapatid, huwag tayong tanong ng tanong lamang. Ayusin natin ang ating pagtatanong. Kadalasan tayong lahat, tanong ng tanong. Hindi na dapat magtanong, nagtanong pa. Akala mo, yayaman ka sa mga tanong na yan. Punong-puno na yung isip mo ng tanong. Pagsabihin mong, anong sagot nun? Wala. Kasi walang sagot yung hindi tamang tanong. Kapag tamang tanong, doon tayo magkaroon na tamang sagot. Si Pedro nagkatamang sagot kasi tamang tanong galing kay Jesus. Example, ano ang kapital ng Manila? Kahit sagutin nyo yun, walang sagot talaga yun. Pumunta na kayo sa National Library, walang mangyari yun. Kasi, sa umpisa pa lang, mali yung tanong. Pero pag sinabi nyo, ano ang kapital ng Pilipinas? Anong sagot? Hindi nyo pa rin alam. Naku, bumalik kayo sa elementary. Bumalik kayo sa almaryo. Pero yung tanong na yun, mayroong sagot. Kasi tama na po yung tanong. Mamayang gabi po, challenge ko sa inyo ha. Isulat nyo lahat ng tanong meron kayo sa isip ninyo. Akala nyo 20 o 30, baka mamaya hirap na hirap kayong sumulat eh. Baka wala pang isa o dalawa. Tapos, tingnan nyo kung tama ba yung tanong. Kasi may iba dyan, ang kanilang tanong, tungkol lang sa pusa. Tungkol lang sa mga daga.
O baka mamaya yung tanong nila, hindi para sa kanila, para sa kapitbahay, para sa kaibigan, gusto nilang sagutin. Nagkakasakit na yung migraine nila kasi akala nila sila yung magaling na sasagutin yun. Hindi po. Tamang tanong, tamang sagot. Ang pangatlong bagay po sa ating pagninilay ngayon ay yung paalaala ng ating Panginoon. Sa lahat ng panahon, kargahin niyo ang krus ninyo kung nais niyong sumunod sa akin. Ulitin natin ha, sa lahat ng panahon, sabihin niyo, kargahin ninyo ang krus hanggang kaya ninyo. Kahit hindi kaya, kargahin nyo. Meron ba kayong mga krus? Isang pamilya, yung tatay, krus. Yung nanay, krus din. Pitong anak nila, krus din. Ang bigat naman ng pamilya na yun. Alam nyo bakit sila lahat krus? Kasi ang apelido ni tatay, krus. Kaya puro sila krus. Ano yung mga cross po natin ngayon? Yung ating mga tanong, maraming tanong, cross yun eh. Yung ating mga sagot, hindi tama, cross din yun. Yung ating mga duda, cross din yun. Yung ating mga galit, sama ng loob, lalo na yun. Napakabigat na cross yun. Pero, siyempre, unti-unti nating ialay sa Panginoon. Ipanalangin natin sa ating banal na misa ngayon ang mga katekista na patuloy na nagtuturo sa simbahan, lalo na sa ating mga kabataan. Huwag po natin kalimutan, lahat po tayo ay katekista. Kaya pag ginagawa ninyo ang misyon na yan sa bahay, napakaganda. Lahat tayo katekista, hindi lang yung iilan dito. E anong tinuturo ng mga magulang ngayon, ng mga lulat lolo, naku, sayaw, yun lang. Pagpunta ng pari sa simbahan, oh halika na apo, sayaw ka sa harap ni Father. Biro mo yun, ang galing-galing sumayaw. Yung isa naman, oh ipakita mo kay Father, magaling kang mangarate, karate na naman. Mamaya, tinuturoan natin ng baril. Eh, natakot tayong may mamamaril, pero ang bata, binibigyan ng baril. No. Sa bahay natin, turuan natin ang mga kabataan na mag-isip, hindi lang bilang tao, kundi maka-Diyos. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Pedro, ganyan ang salita mo kasi nag-iisip ka ng mga makataong bagay. Sana mag-isip ka ng mga bagay na maka-Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkataong tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nalugluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmula ang perdito at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa ating mapagpalang Ama. Naturuan tayong tumalima sa kanyang salita upang lubusan nating matanggap at makilala ang kanyang anak ng si Jesus. Taos puso tayong manalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin.
Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga nag-alay ng kanilang buhay para sa Diyos, patuloy nawa nilang ipahayag si Jesus bilang Mesiyas sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang pangakong maglingkod sa bayan ng totoo at tapat. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang, mga guro at mga katikista, patuloy nawa nilang mahalin ang kanilang misyon bilang mga gabay sa kabataan at tagapagpatotoo sa Ebanghelyo ni Kristo sa makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagdurusa hatid ng pandemya, maging matatag nawa tayo sa ating pananampalataya at makahanap ng pag-asa sa mga taong patuloy na nagmamalasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makarating nawa sila sa langit, kung saan matatagpuan ang liwanag at kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, patuloy ka nawang mag-ari sa aming puso't diwa upang sa pamamagitan ng aming pamumuhay madama ka namin sa pamamagitan ng isa't isa, lalong-lalo na ang mga kapatid naming nangangailangan nang sa gayon makilalang lubos ng mundo si Jesucristo ang anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pitaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nabigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil
ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kubkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at makapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghelig sa siawit ng papuri sa iyo na walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, ang inong Diyos, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kalitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin yung banal makaloob na ito para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang punanawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipa ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami Jesus, naming mahal, ngayon at magkakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkaisa, sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alahan mo rin mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayong din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Valerio.
Kawaan mo sa lahat patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at gadapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na inang Diyos ang aming patrona, Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay sa San Jose, mga apostol, San Ezekiel at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng mga gagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin na Diyos, payag natin ng lakas loob. Kamedya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa telyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalbigyan na kilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pakisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang tinapay na nagbibigay ng totoong buhay, kabanalan at kaligtasan, ang nagpalaala sa atin na kargahin ang krus, anuman yun, sa lahat ng panahon. Mapala tayong lahat na inyayahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway paghalian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamamayani sa amin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa inyong lahat, sa ngalan ng ating parokya,
ang ating patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Salamat sa inyong pagsama sa ating pagdiriwang ng Eucharistia. Meron po tayong kasabihan, "Tell me who your friends are, and I will tell you who you are." Kung anong mga tanong natin, kung anong mga sagot natin, kung anong mga duda, anong mga damdamin natin, lahat po yan, patungkol yan sa ating sarili. Kaya doon po nakikilala ang ating mga sarili. Pero wag po nating kalimutan si Kristo sa tugon ni Pedro. Sana po araw-araw ang ating ugnayan sa Kanya ay patuloy na matatag at malakas. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang na Eucharistia. Umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Panginoon, sa iyong bunla, misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, narito handa kami, Panginoon. Kami hayo sa ipatibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Ina Maria, siyang kabay naming tugon, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, narito handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugo, narito handa kami, Panginoon, narito, narito handa kami. Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso.
puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Ilang taong-taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong bunda. Misyon, kaluhog sa aming puso. Aming sarili ay aming mundo, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan, sa senyal. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.